Ngayong gabi, alamin natin kung gaano kahirap ang maging kadete, lalaki man o babae. Magandang gabi, ako po si Malu Mangahas at ito ang investigative documentary. Aming Reveille na kailangan na pong gumising ng mga kadete para mag-ayos-ayos na po ng kanilang mga gamit. Pero minsan po, may mga kadete po talaga na nagsasacrifice pong gumising ng 0400 or 04 o'clock in the morning para po mas matindi po yung kanilang preparation. Ito po ay hindi po basta-basta na ayos lang po ng isang normal na civilian po. Ginagamitan po to ng hanger para flat po talaga yung bangs na hinihiga niya at kailangan din pong plansyahin para maging maayos po at walang gusot yung kanyang hinihigaan. Attention to the announcement, ma'am! Attention to the announcement, ma'am! Uniform 4, morning mess, is BDA with poncho, Kevlar helmet, and rain boots. Man o umaraw, tuloy ang gawain ng mga kadete sa loob ng Philippine Military Academy dito sa Baguio City. Let us proceed to mess! Good morning! And God bless the Corps! Unit leaders, take charge! Oras na ng almusal para sa mga kadete. Sa mess hall o kainan. Sa PMA, meron kaming ibang kultura, lalo na sa paraan ng aming pagkain. Isa na dito yung differences ng pagkain ng underclass o lalo na yung plebo at ng upper class. Ang mga upper class men ay first class cadets o iyong nasa ika-apat ng taon sa PMA. Second class cadets ang nasa ikatlong taon at third class cadets ang nasa ikalawang taon. Ang mga fourth class cadets naman ay iyong nasa unang taon. Tinatawag din silang plebo. Kapag ikaw ay pleb, kinakailangan ay matutunan mo munang kilalanin ang iyong sarili at matutunan mong sumunod, followership. Hanggang kapag marunong ka ng sumunod, makilala mo ang sarili mo, mag-lead ka ng isang grupo, at kapag ikaw ay nasa first class na, ikaw ngayon ang inaasahang mag-lead ng kabuuan ng Cadet Corps Armed Forces of the Philippines. Meron naman kaming tinatawag na head up or chin, kung saan tinitilt ng mga plebo yung kanilang ulo at
pinupull backwards naman yung kanilang chin. Ito ay upang ma-correct yung kanilang postura. Kasi nga, nung sa civilian pa, hindi naman ganun siguro ka-conscious yung mga kadete tungkol sa kanilang postura. Pinagsisilbihan din ng plebo ang mga firsties o ang mga fourth class sa pagkain. Bawat galaw ng plebo, mabilis pero detalyado at mabusisi. Una-una niyang gagawin sa pag-upo niya ay kailangan niyang iayos yung kanyang mga utensils. Kukuha siya ng kanyang kanin na i-arrange ng half moon yung pagkakaayos. Ito ay para i-instill sa kanya na sa lahat ng bagay ay kailangan may order. Pagkatapos nun ay saka pa siya pwedeng kumuha ng kanyang ulam kung saan kailangan niyang himay-himayin muna. Pagkatapos nga nun ay kailangan niya munang igalaw una yung kanyang tinidor, tapos uupo siya in attention. Sunod naman ay kukuha siya ng kanin, tapos upo na naman siya in attention. Tsaka pa niya pwedeng kainin yung kanin at ibabalik na naman niya, i-attention niya na naman ang sarili niya, tapos ibabalik yung tinidor, tsaka pa siya ngunguya at yun ay lulunok niya. Maingay ang mesol. Nagme-memorize sila ng mga impormasyon tungkol sa kanilang upperclassmen tulad ng pangalan, lugar, birthday. Ito ay paraan namin upang mahihasa o maging matalas ang kanilang memorya at maging attentive at focus sila sa kahit gaano kaliit na bagay. Ito ang dahilan kung bakit kahit matagal nang wala sa PMA, magkakakilala pa rin ang nagmula sa institusyong ito. Normal ang paninigaw o pambubulyaw ng mga upperclassmen sa mga plebo. Is to train them how to cope up in a situation na medyo chaotic. Pag lahat magulo na, lahat na hindi na alam ang gagawin, ikaw dahil sa natutunan mo dito sa PMA, no amount na sa'yo yan. Naggulo na yan na kahit ano pa ang iba to sa'yo, you can still stand na makapag-desisyon ka dahil hindi naapektuhan ang pag-iisip mo. Lahat naman daw ng mga kadete, pinagdadaanan ang mga ito. Imamind muna nila kung ano ang kakailanganin ng kanilang upper class bago sila kumain. Kasi darating ang panahon, darating din sila doon sa stage na sila din ang pagsisilbihan. Pagkakain, balik sa barracks bago mag-umpisa ang kanilang araw. Police call naman o pag-inspeksyon sa lahat ng kwarto ng mga kadete ang kanilang haharapin. Is this room all right? Don't want FAD, otherwise all right for maltreatment, ma'am. Kung may mga kalat po dito sa rooms, at lahat po yan, mare-report po kung may mga violation po na makukumit, katulad po ng mga pakalat-kalat na mga gamit. Dapat po yung mga sapatos, align po siya. Mga bangs po, mga tulugan po namin, dapat maayos din po yung pagkaka-fix nila. Tapos dapat po planchado po yan bago po lumabas at mag-duty po yung kadete. Demerit o bawas sa puntos ng isang kadete kapag hindi niya nalinis o naiayos ang kwarto o mga gamit. Mahalagang sumunod ang mga kadete sa mga regulasyong ito para manatili sa loob ng PMA. Mapa-first class ka po o fourth class ka, may designated po na areas to clean. Halimbawa po, sa room namin, that is personal responsibility of each cadets to their rooms. Sa disiplina, umiikot ang buhay ng mga kadete. Ito po yung nagiging gabay namin para po sa disiplina na kailangan po namin sa sarili namin.